Makasaysayang araw mga bata! Bago ninyo pakinggan ang kwento, narito ang ilang mga salitang kailangan ninyong malaman ang kahulugan. Una, martial law o batas militar. Noong 21 ng Setyembre, 1972, sa pamamagitan ng Proclamation No. 1081, idineklara ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim ng martial law upang siya ay mamuno gamit ang lahat ng mga kapangyarihan, pati na ang kapangyarihang militar. Ikalawa, curfew. Isang regulasyong naguutos sa mga taong manatili sa loob ng kanilang mga bahay sa nakatakdang mga oras, karaniwan sa gabi. Ikatlo, Nutribon. Kahawig ng Monay, ito ay masustansya at pabilog na tinapay na ipinamahagi sa mga pampublikong paaralan at feeding center noong dekada 70 bilang sagot sa problema ng pagkagutom at malnutrisyon. Huli, Metrocom. Ang Metropolitan Command ng Philippine Constabulary ay kinatatakutang pulisya na tagapagpatupad ng kaayusan at tagapanatili ng katahimikan sa Maynila sa pamamagitan ng istriktong pagpapatupad ng curfew at paghuli sa mga aktivistang nag-rally laban sa pamahalaan. Panahon ng martial law. Isang harding papel. Halaw ni Ginang Penikahipe mula sa orihinal na kwento ni Ogie Rivera. Guhit ni Romel Hoson. Muling isinalaysay ni Ginang Ella Donaire. Hindi makatulog si Jenny. Habang nakatingin siya sa mga bituin na parang bulaklak ng sampagita, ay parang naririnig niya ang kanyang lola priming. Bukas, dadalawin natin ang nanay mo. Sa wakas, makikita na rin niya ang kanyang nanay na isang buwan na rin hindi umuuwi. Kinabukasan, naghanda na silang umalis. Dinala ni lola priming ang kanilang baong pagkain, tubig, ilang damit, libro at magazine. Nilagay naman ni Jenny ang kanyang drawing sa klase na may markang bituin at ilang pirasong tinapay sa kanyang bag. Umalis na tayo, Jenny, para maaga rin tayong makauwi, ang sabi ni Lola Priming. Mahirap na, baka gabihin sa kalsada, baka abutan tayo ng curfew. Habang nakasakay ng bus sa EDSA, nakita ni Jenny ang malalaking billboard na may mukha ni na Pangulong Ferdinand Marcos at unang ginang Imelda Marcos na nagsasabing, "Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan." Panahon niyon ng martial law. Sabi ni Lola, ang kalinisan, kaayusan, katahimikan at iba pang mga pagbabago sa paligid ay bahagi ng pangarap ni Marcos na bagong lipunan. Di nagtagal, huminto na ang bus sa tapat ng Camp Crame. Lola, bakit po tayo pupunta rito? Ang daming Metrocom! Ang tila natatakot na tanong ni Jenny. Sumagot si Lola Priming. Nandyan kasi ang nanay mo. Halika na, pumila na tayo para sa checkpoint. Lahat ng mga bumibisita sa Camp Crame ay kailangang dumaan sa checkpoint. Sabi ng mga Metrocom o mga polis, para raw ito sa kaligtasan ng lahat at para walang makapagpapasok ng mga bawal na gamit. Sumakay ng jeep ang lahat ng mga bisita at inihatid sila sa loob ng kampo. Maya-maya, isa-isang lumabas ang mga nakakulong na may takip ang mata. Kasama na rito si Alin Chit, ang nanay ni Jenny. Mahigpit na niyakap ni Lola Priming ang kanyang anak. Nay! May pasalubong akong mga tinapay, yung Nutribon! Sabay yakap din ni Jenny sa kanyang nanay. Habang kumakain, masayang nagkwentuhan sina Lola Priming, Jenny at Aling Chit. Nay! Bakit po kayo ipinakulong? Muntik nang mapaubo si Aling Chit sa tanong ng kanyang anak.
sumagot si Alin Chit. Hay nako, paano kapag may rally? Sumasali kami at ipinapakita naming laban kami kay Marcos. Siguro, hindi niya nagustuhan ang ginagawa namin. Ang birong sagot niya. Eh, kailan kayo uuwi, Nay? Hindi ko pa alam, anak. Nakita ni Jenny na malungkot ang kanyang nanay. Ay, siya nga pala! Kinuha ni Aling Chit sa bulsa niya ang isang maliit na bulaklak gawa sa dyaryo. Wow! Bulaklak! Tuwing bibisita kayo ng lola mo, bibigyan kita ng isang bulaklak para lagi mo akong maaalala, ang sabi ni Aling Chit kay Jenny. Mula noon, matiyagang inaalala ni Jenny ang lahat ng masasayang pangyayari mula Lunes hanggang Biyernes para kapag Sabado na, ikikwento niya ang mga ito sa kanyang nanay. Gaya ng kung paano nagalit si Lola Priming kay Makoy dahil umihi ito sa paa niya at kung paano niya pinaglaruan ng bulaklak na santan at iba pang masasayang kwento. Minsan, may palabas sa paaralan ni Jenny at siya ay gumanap bilang isang bulaklak na kalachuchi. Malungkot siya dahil napansin niyang siya lang ang walang nanay at tatay na nanonood. Mabuti na lang at nandun si Lola Priming na malakas ang palakpak sa kanya. Isang Sabado, pagkatapos ng oras ng pagbisita, pumayag ang mga metrocom na matulog si Jenny sa loob ng selda o prison cell ng kanyang nanay. Ngunit may balak pala si Aling Chit. May nakatagong gunting at maliit na lapis na may alambring nakabalot sa loob ng nutriban. Gagamitin natin ang mga ito, anak, sa paggawa ng bulaklak. Ayan, nakagawa na rin tayo ng iba pang klase ng bulaklak. Naputol ang kasiyahan ng dalawa nang mamatay ang ilaw sa selda. Hindi dahil sa brownout, kundi dahil curfew na. Agad nakatulog si Jenny na mahigpit ang yakap sa kanyang nanay. Nang sumapit ang tag-araw, may nakaisip na gumawa ng pampabula mula sa bulaklak ng gumamela at tubig na may sabon. Masayang hinabol ni na Jenny ang mga bula kasama ang iba pang mga bata na nakakulong din ang kanilang mga magulang. Jenny, sinuntok mo raw ang kaklase mo? Oh, opo, Nay. Kasi tinutokso niya ako na walang tatay pati nanay. Sana sinabi mo na sanggol ka pa lang nang mamatay ang tatay mo, ang sabi ni Aling Chit. At saka andito naman ako. May nanay ka naman, 'di ba? Kahit hindi tayo laging magkasama, ako pa rin ang nanay mo. Sorry po, Nay. Hayaan mo, anak. Magkakasama rin tayong muli. Balang araw. Ngunit lumipas ang maraming buwan. Napuno na ng mga bulaklak na papel ang kwarto ni Jenny. Naging parang hardy na ito. 7 taong gulang na si Jenny at gabi-gabi habang nakatingin sa mga bituin, lagi niyang hiling na sana po umuwi na ang nanay ko. Taong 1986 nang mangyari ang mapayapang People Power Revolution sa EDSA. Panahon ito ng paglaya at pagbabago. 4 na taong gulang na si Jenny. Makalipas ang 7 taon, umuwi na rin sa wakas ang kanyang nanay. At habang mahigpit ang yakap nila, napatingin si Aling Chit sa langit. Natuwa siya sa isang hardening papel na parang bumati at yumakap din sa kanya. Isang hardening papel.